Raul Manuel, ano? Ito, sabi, si Mark Ramos, favorite na favorite si ano, Raul Manuel. Samantalang, si Raul Manuel naman, binablock siya. Oh. Di ba? Pero, syempre, ito po yung mga gusto nating ano, eh, maipaliwanag eh. Lalong-lalo na po yung kapag kayong medyo patungkol po doon sa rekrutan. Ayaw po natin yan. Dahil ayaw po natin na masayang yung mga buhay ng mga kabataan. Di ba po? Eh, yung rekrutan na yan, hindi naman mismong galing sa akin yan. Mismong galing po sa dating presidente natin na napakataas po ng trust rating sa mamamayang Pilipino na walang iba po kundi si Pangulong Duterte. Ano? So, ito na po. Umpisahan na po natin. Ayan. Si Raul Manuel. Oh. Sabi po dito ni Raul Manuel, ito, patungkol po to malamang doon sa sinabi ni Sandro na Philippine peso kontra dolyar po, ano? So, kumbaga, babasahin natin itong sagot ni Raul Manuel. Nakalagay dito, Philippine peso weakened under dictator Marcos Sr. $1 equivalent to 3 pesos and 90 cents noong naging presidente siya noong panahon ng 1966. It fell, nalaglag daw, to 20 pesos and 53 centavos in 1986. Yun yung time na umalis na o wala na sa pwesto o wala na sa pagka-presidente si Pangulong Marcos Sr. Okay, this result in soaring public debt and budget cuts on social services to make way for debt payment. Ayan, naging mga pambayad utang daw. Now, Philippine peso is undeniably weakening further. So ngayon nga, sa kasalukuyan po, na sa kasalukuyang panunungkulan naman po ng anak na si Pangulong Bongbong Marcos naman po, ano? Ano daw ang plano? Ayan. So ito, si Raul Manuel naman, alam naman po natin na kahit na ano pong sabihin o kahit na anong gawin ng ating administrasyon o ng gobyerno ng Pilipinas, eh yan po ay sasalungat at sasalungat po. So ngayon, tayo naman po ang sasalungat dito sa pinagsasasabi ng ating congressman. Ano? Grabe, nananalo. Alam nyo, ako naniniwala po ako na nanalo na lang tong si Raul Manuel dahil po dun sa salitang kabataan. Ano po? Bakit? Paano mo nasabi yan, Mark Ramos, na dahil lang sa kabataan kami nananalo with matching ganun pa si Raul Manuel? Eh, syempre, kabataan, napaka-popular, di ba? Napaka-popular nung pangalan. At doon sa mga botante natin na hindi masyadong nagre-research, eh, kumbaga, sounds good. Di ba? Eh, lahat tayo, eh, meron tayong mga kabataan doon sa loob ng ating pamamahay. So, gusto natin yung future nila, eh, maging secure. Ang hindi nila alam, lalo na yung mga botante, ha? Na botante na peel up na lang ng peel up. O nakita, o kabataan, maganda to ah. Sikat to, lagi kong naririnig to ah. O check natin, ito boto, iboto natin. So ganon. Diba? Ang hindi nila alam, eh kapag ni-research pala nila, yung ginagawaan ng kabataan party list, puro welga pala. Puro rally pala. Inuumpisahan sa rally. Ano? At sabi nga ni Tatay Digong, papanik ng bundok para pag-armasin yung mga kabataan. Diba? So, sana po sa susunod na eleksyon, maging mapagmatsyag, maging masiyasat tayo, lalong-lalo na kahit po dun sa party list. Kasi, yung party list, mga kababayan, medyo ano yan eh, medyo, ano, tamad, bandang tamad ka na dyan bumoto eh. Diba? Sa una, sa presidente, nandoon, diba? Sa taas na taas. Susunod, vice-presidentes, ganado, vice-presidente, ganado ka dyan. Sunod, mga senador, ganado ka pa din dyan. Kahit pa paano. Kapag local, o mayor, vice mayor, hanggang dumating ka na ng party list, eh halos 100 mahigit yung pangalan ng party list. Sabi ko, nalito ka na. Diba? So, oh, eto. Isang basahan mo na lang. Oh, kabataan party list. Sikat to ah. Oh, boto. Ganun lang nangyayari po. Diba? Pero kung alam natin ang mga background nung mga party list natin, kung ano yung mga nagiging
ginagawa nila na itutulong nila sa ating gobyerno. Ay nako, ang ganda po ng gobyerno natin. So ito, PH Pesos, nakatutok si Raul Manuel doon sa pagbagsak ng piso noong panahon ng Marcos Sr. Ano daw po? From $1 $3.90 nung naupo si Pangulong Marcos at nung umalis na siya is $20.53 nung 1986. At naging resulta daw to, kumbaga bumalik, kumbaga tumaas yung kautangan ng Pilipinas at nagresulta ng pagkakat ng mga budget sa mga social service para mabayaran yung utang. Mali po yan, mga kababayan. Yan pong sinasabi ni Raul Manuel, kagaya po nung sinabi ni Sandro Marcos, ang pera natin, ang piso natin ay hindi mahina, pangkalahatan. Mahina ito kontra laban sa US dollars. Bakit? Dahil ang US dollars ay pataas ng pataas. Palakas ng palakas. Ganyan din po, kumbaga, para sa mga tingklawan, ha? Para maintindihan nyo po, ha? Ganito po yan. Si Lenny Robredo ay hindi mahina. Okay? Hindi mahina. Malakas lang talaga si Bongbong Marcos. O, di ba? Ganun lang yon. So, ngayon po, yun nga yung sinabi ni Sandro, na pataas ng pataas ang US dollars. Eh, alam naman po natin, mga kababayan, na, kumbaga, parang, kung hindi ako nagkakamali, 1917 pa lang po. Eh, dyan na, kumbaga, dyan na nag-uumpisa talagang umarangkada ang US dollars. Ano, mga kababayan? So, yung US dollars itself lang ang tumataas. Pero, yung ekonomiya natin, hindi ibig sabihin na kapag tinatalo tayo ng US dollars, bumabagsak yung ekonomiya natin, mga kababayan. Kaya nga po ang Marcos Sr., ang gobyerno ni Apolacay, mga kababayan, eh kung ano-ano pong infrastructure, ang hirap naman bigkasin nyo, kung ano-anong mga infrastruktura ang ipinapatayo niya, dahil ibig sabihin, may kaukulang budget, may kaukulang pera para ipatayo to upang sa ganon patuloy ang pag-angat ng ekonomiya ng ating bayan. So ngayon po, ang ginawa ni Raul Manuel dito, eh, doon niya ibinase. No? Sabi niya dito, bumabagsak ang piso kasi tinatalo ng US dollars na naging resulta ng pagkakautang ng Pilipinas at naging resulta ng pagkat ng budget tapos sa social service para ipambayad utang. Mali po yun. Hindi po ganun yun, ma'am. Miski po, kahit sa anong geopolitics na channel nyo hanapin, no? Namamayagpag po talaga ang US dollars. Simula umpisa pa lang po. Simula pa lang po. Hindi lang po ako sigurado doon sa mismong date or mismong year kung kailan namayagpag ang US dollars. Ano? Pero nandyan yung year 19. Bago pa lang po maupo si Pangulong Marcos Sr. No? Pero maling-mali po ito. Maling-mali po. Hindi po ibig sabihin na tinatalo ng US dollars ang ating Philippine peso, eh kasabay po ang ekonomiya natin. Hindi po. So ibig sabihin, ganun din ang France, ganun din ang Russia. Bumabagsak din ang ekonomiya nila. Kasi po, talagang kung makikita mo, yung mga graph, yung mga ano tawag dito, yung mga graph. Ito po, oh, sabay-sabay. Yung Russia, yung China, oh, di ba? Napakataas ng... Actually po, napakataas po ngayon ng ekonomiya ng China. Diba? All over the world, ang China, eh, meron silang sinusupply kahit ano po, mga kababayan. Di po ba? Pero, mas malakas pa din sa kanila, mas malakas pa din ang US dollars kesa sa pera ng China. Oh, ibig sabihin, sad-sad din ang ekonomiya ng China? Hindi po. Hindi po. Talagang sadya lang tumataas, paangat yung US dollars. So ikinumpara lang po ito dahil nga po ang pinagkukumparahan sa panahon ngayon
ng lahat ng bansa nung kanilang mga pera ay USD. So kaya po kung makikita natin, karamihan po doon sa mga pahayagan o US PHP tapos USD, parang ganoon, conversion, 'di ba? Laging ganoon po. So bakit nga ba pataas ng pataas ang US dollars? Eh kasi nandiyan po yung pera nila ang ginagamit sa pangkasalukuyan, lalo na pambili ng mga oil. Di po ba? Eh alam naman po natin, buong mundo po nangangailangan ng oil. Mm. Kaya nga po. So sa sobrang ang China at ang Russia po, eh magaganda din po ang mga ekonomiya niyan ng mga bansa na 'yan. So ngayon, dahil nga hindi nila matalo-talo yung currency ng US, eh may strategy po silang ginawa, mga kababayan. May strategy po silang ginawa, mga kababayan. So ito po yung unang-una, yung mga may utang sa China. Ang ginawa po nila, bibigyan po nila ng 1% discount, ha? Doon sa kautangan nila, kunyari Sri Lanka. Bibigyan ka namin ng 1% discount basta ang ipambabayad mo sa amin hindi USD. Ang ibabayad mo sa amin is yung pera ng China, yuan. O, di ba? So ngayon, na unti-unti po na nawawalan ng silbi yung US dollars. Di ba? Kasi unti-unti nang hindi nagagamit eh. Sa sobrang dami po ng nangangailangan ng US dollars, kaya po patuloy pa din sila na umaangat. Ganun po. So ngayon, ang China at China at Russia, nagko-combine sila po diyan ngayon. Kumbaga, nagkakapit-bisig sila ngayon. Upang yung USD na 'yan eh ma-overcome nila. Mas matalo nila sa pamamagitan po ng ganun. So lahat po, alam naman po natin, number one source, isa sa pinakamalaki na nagsusupply ng oil is Russia din po, di ba? So ngayon, miski po yung mga galit na bansa kay Putin, no? Na bumibili ng oil sa kanila. Pag sinabi ni Putin, gamitin nyo or bibili kayo ng aming langis sa pamamagitan ng aming pera, hindi na US dollars. So another na naman, mawawala na naman ng saysay, mababawasan na naman yung ano ang tawag dito, mababawasan na naman yung demand ng US dollars nila. 'Di ba? So ganun po. Ano ang ginagawa naman ng Russia para pagkatiwalaan yung currency nila ng ibang bansa? Ito po, kaya ngayon ang nangyayari, ginagawa ng Russia, patuloy ang pagbili nila ng gold and ina-accumulate nila yung sarili nilang gold, no, para i-back up doon sa kanilang pera. Ha? Ganun po. Kaya itong sinasabi ni Raul Manuel, eh pinagbatayan lang po niya is yung pag-angat ng US dollars noong panahon ni Pangulong Marcos. No, walang magagawa yan. Kasi talagang tumataas ang ekonomiya nila eh. Talagang tataas ang ano niyan, ang value ng dollar nila. Pero it doesn't mean na bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Ano? Bumabagsak kanya-kanyang patayo ng gusali. San Juanico Bridge, ano pa ba yung mga gusali na ipinatayo? Mga poke-out street, chatter, nagbubululak. Kulit-kulit mo, pupukusan ka na dyan eh. Diba? Nakita nyo naman, talagang tuloy-tuloy ang pag-angat ng Pilipinas nung panahon na yun. Kaya po ito ha, mga kababayan, ang mga pink lawan laging sinasabi niyan. Unity pa more. Ay ano, pabagsak ang piso. Pabagsak ang piso. Yun yung ginagamit nila para ipamukha sa atin na si Pangulong Bongbong Marcos ay kumbaga bumabagsak ang Pilipinas sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Hindi po. Nakita nyo naman ang sinabi ng BSP, di ba? Patuloy tayong umaangat.
okay tayo. 'Di ba? So, talaga lang pong kaya ang US dollars is palakas ng palakas dahil po umaangat yung ekonomiya nila. Ano? Kaya sana ito yung mga pink lawa na to, tigilan na nila yung paggamit ng pagsasabi na, oh, unity pa more! Pinapaulit-ulit nila yan, mga kababayan. Oh, unity pa more! Ano, bagsak na piso. Hindi po. Stable lang piso. No? Talagang pataas lang ang US dollars. At ang karamihan, halos lahat yata ng bansa eh. Sa mundong ito, ang pinagbabatayan nila is yung US dollars. Di ba po? So ngayon, mga kababayan, eh, kapag kayong sinabi sa inyo, pag sinabi sa inyo ng mga pink lawan, oh, unity pa more, bagsak na piso, oh. Laglag na, no? Dapat nga natutuwa sila eh. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa abroad, ano? Eh, mas malaki ang kita. Mas malaki ang palitan. Hindi ibig sabihin po yan na bumabagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Gusto lang nilang, kumbaga, ginangaw, yan, ngaw-ngaw si congressman na ito. Kumbaga, yan, Ma'am Corazon Bello Montac, ginangaw-ngaw tayong nitong mga to eh, sila Raul Manuel. Sa pagpapaliwanag nila, pero mo ang sabi, ano, PH Peso, weekend under Dictator Marcos. Dapat po, ang kagandahang paliwanag dyan, kung hindi to, kung itong congressman na to, eh talagang maayos, ang dapat na paliwanag dyan, patuloy ang pag-angat ng ekonomiya ng Estados Unidos, kaya ang kaperahan nila ay mas tumataas ang value. Di po ba? Ganon. Sabay tanong pa dito sa dulo, oh, what's the plan? Now, PH pesos. Now, PH pesos is undeniably weakening further. What's the plan? Oh, di ba? Mali po yan. Samantalang ang BSP, ano po ang paulit-ulit na sinasabi? Stable ang ating pera. Pero kay Raul Manuel, dahil nga pogi si Sandro, kailangan maging relevant siya. Oh, kailangan kumbaga parang kailangan makasali ako dito sa issue na 'to. May sasabihin dapat ako doon sa sinabi ni Sandro. Eh hindi ko naman makampihan si Sandro. Kasi ano 'yun? Slasa gobyerno 'yun. So syempre, patuloy ako sa pagiging opposition ko. Kontra ako dyan. Diba? Hay, nako Raul Manuel. Famous to ngayon, si Raul Manuel, no? Ang daming ano dito. Ang daming gustong-gustong makarinig ng balita tungkol kay Raul Manuel. Kaso si Raul Manuel naman, eh binlock tayo. Kaya, kumbaga parang hindi ka na pwedeng makakita sa amin ng mga balita, Mark Ramos, dahil araw-araw mo kaming kinokontent. So, maliwanag po tayo dyan. Ang piso po natin, Boss Raul Manuel, kahit na nung panahon ni dictator pa, napansin ko, Dictator Marcos Sr. Oh, ang galing ni Raul Manuel. Di ba? So, kahit nung panahon po ni Pangulong Marcos, eh hindi mo pwedeng sabihin na ang ating ekonomiya ay bumabagsak dahil lang po sa pag-angat ng ekonomiya ng United States. Ganito po 'yan, isang mabilis na paliwanag pa. Kunyari parehas tayong may business, 'di ba? Parehas naman tayong nabibilan dun sa negosyo natin. Ano po? Kaya lang hindi naman ibig sabihin na kunyari ako 'di ba, ang paninda ko tubo. Mahilig si Manuel dyan eh. O tubo, kunyari paninda ko tubo. Tapos ikaw naman semento, 'di ba? Semento naman yung ano, ganyang kakapal yung ano eh. Mukha ni Manuel parang semento eh. Ikaw naman semento, 'di ba? So mas madami ang nagpapatayo o parehas nagpapatayo ng bahay. Pero mas madami ang pangangailangan
ng semento para maitayo yung bahay. Yung negosyo kong tubo, eh mabibili pa din. Kasi, kumbaga mag-i-split yan eh. Ikaw, semento, ako, tubo, di ba? Bibili sa'yo ng napakadaming semento kasi para matayo mo yung isang buong bahay, eh talagang truck-truck na semento at truck-truck na semento at buhangin ang bibilin. Sa akin, eh ilan lang naman ang paggagamitan ng tubo. Di ba? Yung kunyari, yung sa CR, tapos yung sa lababo. Yun lang naman. So, sa madaling salita, kumita ang nagtitinda ng semento mas malaki kesa nagtitinda ng tubo. Pero, hindi ibig sabihin na porket malaki ang kinita nun, eh ang negosyo ko na nagtitinda ng tubo ay nalugi. Diba? Parehas lang tayong kumita, kaya lang, yung kita mo malaki kasi mas madami ang demand. Ganun lang yon. Kaso, itong mga dilawa na to, nako, ako kulit nyo. Paulit-ulit po nilang sinasabi, oh, unity pa more. Diba? Bumabagsak na ang piso kasi 60 na ang dollars.